pangalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng 27 na linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang namana ni Jesus Nazareno kay manaugnay sa pangitan ng live streaming ng Facebook, Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At kayong mga naugnay sa pangitan ng cross-posting sa iba't ibang mga chapels. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa araw ngayon. At dagdag pa ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal at ang kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas na ating hanapin at ating sumpungan, ating hilingin at tayo'y pagbigyan at tayo'y kumakatok sa puso ng Panginoon upang ang ating mga iniluluhog sa Kanya ay Kanyang ibigay sa Kanyang paraan at para sa ating kaligtasan. Pero kuminsan sa ating buhay panalangin, tayo po ay nasentro lang sa ating sarili at hindi natin pinakinggan ang mga mensahe ng Panginoong Diyos na siyang kumakatok sa ating mga puso sa pamagitan ng ating budhi o konsensya. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa nating ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo, ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan.
Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin nang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maiahin sa kanya.
At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bigyan man niyo ng ahas ang inyong anak kung humingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng 27 na linggo ng karimang panahon. At sa atin pong mga pagbasa, tayo po'y tinuturuan paano mamuhay sa panalangin. Panalangin. Ang panalangin ay isang tanda ng ating pagiging tao, sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos at ang ating komunikasyon sa Kanya ay ang komunikasyon ng pag-ibig na tinatawag nating panalangin. Una, ano po ang katangian na dapat tayo manalangin? Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Malakias, Kapitulo 3, Verso 13 hanggang 20, na magkaroon tayo ng katapatan. Dahil ang akala natin, o tingnan mo yung mga kurakot, mga palalo, naging progreso ang buhay nila. Samantala yung mga deboto sa ating Panginoon, naghihirap. Hindi naman ganon. Dahil sa darating na araw, lahat sila ng mga palalo ay dalhin sa impyerno at susunugin. Kaya kailangan tayong maging matapat. Pangalawa, kailangan tayong umaasa. Nang pag-asa natin ay ang Panginoon. Yun po ang sinasabi sa Salmo 1 na ating napakinggan ngayon. At pangatlo, kailangan tayong gagawa ng tunay na paghingi, paghanap at kakatok sa puso ng Panginoon. Yun po ang sinasabi ng ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, Verso 5 hanggang 13. Ang mahalaga po dito ay ayon pa sa Versikulo 8, Kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Lucas, na tayo'y nagpupursige. Sinasabi ng ating Panginoon, nagpupumilit. Gaya ng isang kaibigan na hindi sana buksan dahil hating gabi na maghingi ng tinapay, ibibigay ng kanyang kaibigan. Hindi dahil sila'y kaibigan, ngunit sa pagpupursige, pagpupumilit. Ibig sabihin, nagpapatuloy sa panalangin. Kasi kuminsan, parang nanglalamig na tayo. Sabihin natin sarili, parang hindi yata napakinggan ang dasal ko, ang panalangin ko. Huwag kayong mayayamot at manglalamig. Napakinggan ng Diyos ang panalangin ninyo. Kaya lang, iba kasi ang inyong inihingi. Ang dapat hingin natin sa Panginoon, paano sambahin ang kanyang pangalan? Paano ang kanyang paghahari ay suma sa atin? Kaya yung tinuturoan tayo kahapon ng tinatawag na Tefilat Hadon o
O Lord's Prayer, o panalangin na ating Panginoon, na abinoso ba sa yamim, o ama namin, na tayo, una sa lahat, isintro natin ating sarili sa Panginoon, hindi yung kaagad na hingin natin ng mga material na bagay. Kaya po sa salitang Hebreo, ang dasal, tefilat, ay hindi lang tinatawag na dasal, eh manghingi. Kaya tayo ay manghingi, tayo ay maghanap, tayo ay kakatok sa pintuan ng puso ng Panginoon upang tayo'y kanyang pakinggan, upang ang ating mga panalangin ay ibibigay niya sa kanyang paraan, sa kanyang panahon. Huwag po nating asahan na automatic, pala natin, automatic. Gusto kasi natin instant. Nasa panahon kasi tayo ng instant. Kaya sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, Versiyo 9, at titi kai dutisistai, si titi kai hurisiti, kreiti kai ano disitai. Ito yung sinasabi na humingi ka, ikaw ay bibigyan. Humanap ka, at yung inahanap ay masumpungan. Kumatok ka, at ang pinto ay bubuksan. Kaya kinakailangan natin magkaroon tayo ng isang tunay na paghingi sa Panginoon. Ito yung tinatawag sa salitang koinoko na Grigo na diomai, o sa salitang Hebreo na tefilat, na kung saan ang ating panalangin ay taimtim, taos puso. Mayroon pong iba't ibang klaseng panalangin. Yung lagi nating napinalangin sa mga debusyon, yung tinatawag na mga formula prayer. Na formula na, nakasulat na, inuulit-ulit natin. Kaya mayroon tayong tinatawag na oral prayer, yung ating binabanggit, yung ating mga sinasabi. Mayroon ding mental prayer, yung mga dasal na sa ating pag-isip, kinausap natin ang Panginoon. At mayroon ding tinatawag natin na sacramental prayer, mga dasal sa ating sakramento, gaya ng Santa Misa, na isa sa pinakadakila na dasal, sapagkat ito ay sakramento, Eucharistia. Tinatawag nating Santa Misa dahil ang pinakahuli ng salitang Latin sa Eucharistia ay iti misa is, humayo na kayo. At yun nalang natin kaya nagiging misa, ang Eucharistia. Kaya mayroon pang dasal na tinatawag natin na dasal na kung saan magkaroon tayo ng mga petisyon, magkaroon tayo ng adoration, magkaroon tayo ng pakiisa sa Panginoon sa pamamagitan ng pagninilay-nilay o meditation. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng contemplasyon, yung pagbulay-bulay at hindi lang pagbulay-bulay, yung pahingalay na ang Panginoong Diyos ay hinayaan nating sumasa puso natin at nung nasa puso ng ating Panginoon na hinahayaan natin siya sa katahimikan ng ating kalooban at kaibuturan ng ating sarili. Hinayaan natin na ang ating Panginoon ay makikiusap sa atin, magbigay sa atin ng mensahe, ano ang mga bagay-bagay na dapat nating bigyang pahalaga, ano ang buhay na ating isa sa buhay, ano ang ating ugnayan maliman sa Panginoon, upang ating makikita na ayon pa ni Santa Teresa de Avila, ang panalangin ay isang pakipagkwento ng pagmamahal sa ating iniibig. Udili kaya, ayon pa ni Santa Teresita de Jesus, ang pagtaas ng ating mga puso tungo sa Panginoon. Ito ang mga panalangin na dapat nating tingnan. Mayroon ding panalangin na tinatawag nating Christian prayer o breviary na dinadasal ng mga pare, ng mga madre, ng mga hermano, ng mga religyoso, na kung saan mayroong pang-umaga na tinatawag na lauds, mayroong mid-morning, mayroong pang-tanghali, at saka mayroong pang-hapon na mid-afternoon, at sa pinaka-gabi, yung tinatawag na vespers, at saka complain, na ito yung mga panalangin na tinatawag nating bahagi ng buhay natin, pakipag-ugnayan sa Panginoon. Ano man ang iyong panalangin, ang pinakamahalaga na panalangin
ay kinausap mo ang Diyos puso sa puso. Ulitin ko po, puso sa puso na may pag-ibig, na may katapatan, na may tunay na ugnayang maliman sa Panginoon. Sapagkat ang bawat panalangin natin ay pintig ng ating kaluluwa at espiritu. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na kung hingin natin ang espiritu mula sa Ama, ibibigay niya. Ito po ay pneumatio, espiritu ng Diyos, na sa mga Hebreo ay tinatawag na ruach, na espiritu na suma sa atin upang tayo ay maugnay ng malaliman sa ating Panginoon. Hindi natin siya bigyan ng mga formula na mahaba. Hindi na kailangan natin maraming salita. Ang kailangan natin, iugnay natin ang ating puso, ang ating buong kaluluwa at isipan sa Kanya. At ang Diyos ay mangungusap sa atin sa Kanyang pag-ibig na hindi pamalirip ng ating mga pag-iisip gaano niya kamahal tayo. At kung tayo'y nasa malalim na panalangin o dasal, ang ating diwa, ang ating espiritu ay itaas sa Diyos mismo upang inyo makakita ang tinatawag na mystical grace, ang mistikong biyaya na mabigay kung ikay may malalim na napanalangin. Yon ang ating gawin. Kaya po niyong gawin kung ang panalangin ay taimtim at puso sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig atin pong itutugon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili na tunay na malalim na buhay. Pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain, ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo, naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, higit pa sa mga imahinasyon ang iyong kabutihang loob at sa mga pamaraang hindi namin mauunawaan. Pakinggan mo nawa ang panalangin init na as namin sa iyo sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, ito'y
ang lahat. Manalangin, Ipatido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanin, tunay ang marapat niyo kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming mayayag kahit na ito ay walang anumang may daragdag sa kadakila ang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang hensisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismita ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak. Itiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mga buklod, sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, San Pedro Colongsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo. Sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nagagaling na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinasalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buhay ko may pagtangkaan
rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako. Masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalumong sa pagasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o banal na misa, kinahin sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pamasang Nabana ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform at akustusting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng langsawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Capo Church. Maraming salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Ang panalangin o dasal ay siyang pintig ng ating pusong espiritual upang ang ating hininga na ruwah o espiritu ay sumasa atin at nagpapabanal. Kailangang taimtim, taos-puso ang ating pakiusap sa Diyos ng may pag-ibig. Yan na po ang pusbas. Mayari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagbasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahe, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman.
Sa pangitan ng benisyon nito na may malalang pangako ng sa minyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. Purihin natin ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilumalhati ka namin. Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.